Good day again mga kapilo. This day, we will have another philosophical coffee session and we will be talking about concepts and terms. So, before starting this discussion, may I just read to you the course objectives of this chapter. So, at the end of the chapter, the students are expected to number one, define concept and term. Number two, differentiate a concept from a term. Number three, differentiate the types of concepts and terms. Number four, to give examples of each type of a concept and term. Number five, to compare and contrast the two properties of terms. Number six, to discuss functional extension. And lastly, number seven, to give examples of each kind of functional extension. Now, let us go to concept. What is a concept? Concept is the mental representation of the object by the intellect through which man comprehends a thing. It is the mental image of an object. It is the idea about something. It is formed through simple apprehension. So class, ganito yan ang konsepto. Ang konsepto kasi nasa isip lang natin, nasa mind lang natin. The object itself will never be in our mind. Kasi it's very impossible for that. For example, ang table nakikita ko, ang upuan nakikita ko. Ang table pwede kong hawakan, ang table pwede kong upuan. Pwede kong buhatin, pwede kong hawakan, pwede kong makita from malayuan or sa malapitan, ganun din sa chair. Now, imposible na yung table na ito mapupunta sa isip ko. Yung mismong object table. So, anong gagawin ko? So, through perception or through simple apprehension, napupunta ngayon yung mental representation nitong table na ito sa isip ko. So, that is why ang table ay hindi napunta sa isip ko kundi ang kanyang mental representation lamang. So, that is called a concept. Ganon din sa chair. Ganon din sa tao. Ang parents ko, ang asawa ko, ang anak ko, wala sila sa isip ko. Only their concepts. Kaya technically speaking, pagsasabihin mo sa jowa mo na lagi kang nasa isip ko, hindi ka mawala-wala sa isip ko, technically speaking, hindi siya ang nasa isip mo, only ang konsepto niya. So that is concept. Now, anong kaimportantehan itong pag-aralan natin itong concept na to when it comes to logic? Now, so punta lang muna tayo sa types of concepts ha. So there are types of concepts that we need to discuss. Number one, itong first intention concept and second intention concept. So ano pang pagkakaiba nila? Ganun din dito sa concrete concept and abstract concept. Ganun din sa absolute concept and connotative concept and positive and negative concept. Now let me just go to my drawing board para mas makita natin yung difference nila. Let us first discuss this first intention. Okay? Itong first intention sa second intention. Pag sinabi kasi natin first intention class, it is what a thing is in reality regardless of how the mind perceives it. Again, it is what a thing is in reality regardless of how the mind thinks. Sa second intention concept naman, it is not in accordance with reality, but on how the mind thinks about it. So let me just give you an example para mas maiintindihan natin ang first intention. For example, sabihin natin, papaya. Ayan. Pag sinabi mong papaya, first intention, ito yung papaya na fruit. Okay? Fruit which is rich in vitamin E. Papaya. Alam mo yung papaya na yan. But pag pumunta tayo sa second intention, a papaya can mean another thing. Okay, dyan na pumapasok yung mga green jokes. A papaya in its second intention is different. Okay. It may connote a private part of a body of a woman. Pag sinabi mo sa first intention, ang laki ng papaya, masasabi mo talagang maganda yung intention mo doon. Okay, maganda yung intention mo kasi sinasabi mo lang talaga yung about sa prutas. Pero pag nasa second intention, ako, ang laki ng papaya, ibang usapan na yan. So, first intention, what a thing is in reality. Sa second intention, it is not what a thing is in reality, but kung paano lang siya binibigyan ng kahulugan ng ating isipan. Kaya, always remember this guys, there are no green jokes. There are only green minds. Okay? So, I gave plenty of examples in our module na pwede niyong balikan. Now, we go to the concrete concept and doon tayo sa absolute concept. Ano nga ba itong pagkakaiba nitong concrete concept and absolute
concept. So, concrete. Sa concrete and absolute. Sa concrete concept kasi, ito yung tangible. Meaning, pag sinabi kong tangible, nakikita mo, na-perceive mo. Sa absolute, intangible. Meaning to say, hindi mo siya na-perceive. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya naaamoy, hindi mo siya nalalasan, hindi mo siya naririnig, hindi mo siya nahahawakan. Okay? So, ngayon, kapag ganito ang sasabihin natin itong tangible sa intangible, ano yung mga konsepto na pwedeng mag-fall dito sa concrete? And then sa absolute, sa concrete, for example, oh, bigay tayo, pen. Yung pen, nakikita mo, nahahawakan mo. Tama? Bag, for example, nakikita mo, nahahawakan mo. Anything that you can perceive is a concrete concept. On the other hand, ang absolute concept, hindi mo siya na-perceive. Just like, for example, love. Can you see love? The answer is no. You cannot see love in itself. You can only see a loving person. You can only see a loving husband. You can only see a loving child, a loving parent. But you can never see love in itself. Ganon din sa beauty. Pag sinabi mong beauty in itself, you can never see beauty in itself. You can only see a beautiful sight. You can only see a beautiful world. You can only see a beautiful person. That you cannot see beauty in itself. You can never perceive it. Okay? So, punta na naman tayo ngayon dito sa pangatlo. Yung tinatawag natin na absolute concept. Ay, abstract pala ito. This is abstract, guys. Okay? Sorry. This is abstract concept. This is abstract. Yan. So, abstract concept, yung intangible, hindi siya absolute. Kasi dito pa lang tayo sa pangatlong type ng concept pupunta. Yun yung absolute and connotative. So, let me just erase this drawing board para may space tayo. Okay? So, ito yung absolute. Punta tayo. Absolute concept and connotative concept. Ano nga ba yung pagkakaiba nitong absolute concept and connotative concept? Sa absolute concept kasi, it can exist on its own. It can exist on its own. Samantalang itong connotative concept, it cannot exist on its own. However, it only exists because of another concept. So, to give you my example, para mas maiintindihan natin, for example, cellphone. Ang cellphone is a generic term. It's a generic term na maraming brand, for example. Absolute concept ang cellphone kasi whatever brand it is, itong cellphone na to nag-exist siya independent of the attributes that you can give it, that you can give to it. Cellphone. Paano siya naging connotative? For example, Nokia. Yung Nokia cellphone na yan, yung Nokia CP, yung Samsung CP, yung Apple, for example, Apple CP, regardless na pagiging Nokia niya, Samsung niya, or Apple niya, cellphone pa rin siya. So, absolutely cellphone pa rin siya. Kaya lang nagkaroon ng connotative concept itong Nokia, Samsung, and Apple. Tandaan natin, hindi yung pagiging Nokia, hindi yung pagiging Samsung, at hindi yung pagiging Apple, kaya naging siyang cellphone. Cellphone siya because it is intended to be a cellphone. So, yung Nokia cellphone, yung Samsung cellphone, and Apple cellphone, they are just connotative concepts. Absolute concept, itong generic ito. For example, sa man. For example, man is an absolute concept because whether he is a Filipino, whether he is an Americano, whether he is a Negro, absolutely yung man, absolute concept siya. Pero yung, for example, sinabi mong Filipino, Americano, Negro, connotative concept lang siya. Kasi hindi yung pagiging Filipino, hindi yung pagiging Americano, at hindi yung pagiging Negro kaya siya naging man. Okay, now, we go to the last type of concept kasi medyo mahaba pa tong discussion natin. Don't worry guys, hindi ko naman masyadong binibilisan. I am just highlighting the most important things in our module para mas maiintindihan natin. So punta tayo dito sa positive concept, and negative concept. Okay? Sa positive concept, it signifies the possession or existence of something. On the other hand, sa negative concept naman, it signifies the non-existence of or non-possession of something. Okay, to give you an example, ganito na lang. So, good. Pag sinabi mong good, meaning, it possesses goodness.
Pag sinabi mong bad, it does not possess goodness. So this is positive, this is negative. Another thing, healthy. Pag sinabi kong healthy, okay, it possesses health. Kapag sinabi kong unhealthy, it is the non-possession of health. So it is in the positive side, ito naman negative side. So yan ang positive and negative concept natin. I hope na mas makaklarify when we go to terms. So let me just erase this and we go back again to our discussion kanina. So, punta naman tayo sa terms. What is a term? Okay? So, balik lang tayo dun sa ating... Ayan. Term. A term is the external representation of a concept. It is the ultimate structure of a proposition. Class, a concept is a term. Always remember that. A concept is a term. But not all terms are... No. All terms are concepts. But not all concepts are terms. Again, all terms are concepts, but not all concepts are terms. Tandaan natin, ang konsepto is just a mental representation. A term, on the other hand, is an external representation of a concept. When I say, for example, table, the concept table was only in my mind. Pag hindi ko siya nilalabas, ang konsepto na to nasa isip ko lang. Pero pag sinabi ko ang table, pag sinulat ko the term table, so the concept becomes a term. Okay? So, ganun siya. So, the term is now the external representation of a concept. It is the ultimate structure of a proposition. So, there are different types of terms. Una, syempre yung unang four types of concepts na binanggit ko kanina. Yung first intention concept, second intention concept, yung abstract concept, saka yung concrete concept, absolute and connotative, and then positive and negative. Now, punta muna tayo naman dito sa relative terms. Ano naman itong relative terms na ito? Okay? Ang relative terms kasi, let me just go back to my drawing board. So, sa relative terms, relative terms kasi, meaning, hindi mo pwedeng pag-usapan ang isa without relating it to dun sa isa. Again, hindi mo pwedeng pag-usapan itong isang term na to without relating it to the other term. So, magbibigay ako ng example. Husband, okay? Husband and wife. They are relative terms because you cannot talk about the husband without talking about the wife. Hindi pwedeng husband ka na wala kang wife at hindi rin pwedeng wife ka na wala kang husband. Okay? So, ganun yun. Another thing, boyfriend and girlfriend. You can never speak of a boyfriend and a girlfriend you cannot talk about a boyfriend without talking about the girlfriend. Hindi pwedeng boyfriend ka, wala ka namang girlfriend. Or girlfriend ka, na wala ka namang boyfriend. So, relative terms ang tawag dyan sa mga yan. Okay? Now, we go to another thing. Itong contrary terms naman natin. Contrary terms. Ano naman itong contrary terms? Okay? Contrary terms. So, contrary terms kasi, they represent the two extremes. Nandito sila banda sa dulo. Kung yan may meron kang kung meron kang timbangan, nandito lang sila sa dulo. Okay, they represent the two extremes. For example, heavy, light. Mabigat, magaan. So contrary terms 'yon. Long, short. For example, mahaba, maikli. So they are contrary terms. Now, meron din tayong tinatawag na contradictory terms. The difference between a contrary term to a contradictory terms ay, ito kasi sa contrary terms, meron siyang middle ground. Dito sa contrary terms, pwedeng hindi, not too long, not too short, not too heavy, not too light. So, meron siyang middle ground. Diyan sa contrary terms yan. Now, we go to contradictory terms para mas maintindihan natin. So, tapos na tayo sa contrary terms. We go to contradictory terms. Contradictory terms. So, contradictory terms, it affirms something what the other denies. Wala siyang middle ground. Wala yan. Example, alive, dead. Walang middle ground ang alive and dead. It's either you're alive or you're dead.
You cannot say that you are half alive, you are half dead. Kapag half alive ka, alive ka lang. Pag half dead ka, alive ka pa rin. Tama. So, yan ang contradictory terms. Walang gitna. For example, another thing. It's either it's a truth or it's a lie. Katotohanan o kasinungalingan. Hindi pwedeng kaunting kasinungalingan ay katotohanan na. Ang kaunting kasinungalingan, kasinungalingan pa rin. Ang kaunting katotohanan, kasinungalingan pa rin. So either nagsasabi ka ng katotohanan o nagsasabi ka ng kasinungalingan. So they are contradictory terms. So na-discuss ko naman na kanina yung relative terms. So yan yun. Ngayon magdadagdag pa tayo. Ang itadagdag natin dyan, itong tinatawag natin na contrary, univocal terms. Sa univocal terms, pag sinabi mong univocal terms, the terms, okay, the terms which appear in at least two occurrences are the same. Parehas na parehas sila ng ibig sabihin. Nag-appear sila na parehas silang ng ibig sabihin. Example, every monkey is an animal. Okay, animal. Tapos, yan, monkey. Now, pag sinabi mong he looks like a monkey. Okay? The monkey here and the monkey here are the same. Why? Pag sinabi mong every monkey is an animal, alam mo na yung tinutukoy nito yung monkey na unggoy. Pag sinabi mong he looks like a monkey, sinabi mong mukha siyang unggoy, ang tinutukoy mo na monkey dito ay yung monkey talaga na unggoy na animal. So in at least two occurrences, parehas sila ng ibig sabihin, ang tawag doon, univocal terms. Okay? Now we go to equivocal terms. Sa equivocal terms naman, ay they are totally not the same. Kung dito sa univocal totally the same, dito sa equivocal, the terms which appear in at least two occurrences are not totally the same. Hindi sila parehas na parehas. Example, William is the bishop of the Diocese of Ilagan. Okay, a bishop moves diagonally. Okay? Moves diagonally. The term bishop here. In our first proposition, William is the bishop of the Diocese of Ilagan. We talk about Bishop William. Na bishop siya, yung head siya ng mga pari dito sa Diocese of Ilagan. Okay? The see of the Diocese of Ilagan, siya yun, si bishop. Pero pag sinabi mong a bishop moves diagonally, the bishop here is not the same as the bishop here. Kasi itong bishop na to, nagmimisa, nag-o-ordain ng pare. Okay? Nagbabasbas ng mga patay, nagbibinyag. Samantalang ang bishop na ito, itong bishop na tinutukoy, ito yung character sa chess na nag-move diagonally. Move diagonally, pa ganun. Okay, pa ganito. So, iba tong bishop na to. Ang tawag niyan sa terms na yan, equivocal terms. Because in at least two occurrences, hindi sila magkaparehas ng ibig sabihin. Okay? So, magbibigay pa ako ng example para mas maiintindihan tong equivocal terms. Okay? Mayroon yung mahirap magbura. Punta muna tayo again. Now, for example, si John Lloyd at Bea ay bagay. Ang upuan ay isang bagay. The bagay here, sina John Lloyd at Bea ay bagay. The bagay here at dito sung ang upuan ay isang bagay. The bagay here and the bagay there are not the same in at least two occurrences. Magkaiba sila ng ibig sabihin. Iba yung pagkabagay ni na John Lloyd at Bea sa pagkabagay ng upuan. Okay? So, yan. Ang tawag dyan, equivocal terms. Now, paano naman yung analogous term? Kasi nandyan kasama din yan sa inyong module. Punta tayo sa analogous term. Analogous. Sa analogous term kasi, okay? Sa analogous term, the terms which appear in at least two occurrences are just partly the same, but also
exactly not the same. Kung sa univocal, totally the same. Kung sa equivocal, totally not the same. Sa analogous term, they are partly the same, but partly not the same. Okay? So, magbibigay ako sa inyo ng example. Ito, sumakit ang aking paa nang marating ko ang paa ng bundok. Look at the term paa. Sumakit ang aking paa nang marating ko ang paa ng bundok. Analogous terms yan, mga yan. Parehas ba na paa? Yes, parehas na paa. Sa pamamagitan ng ano, paa ko kasi it serves as my foundation para makapaglakad ako, para makatayo ako. Paa ng bundok, foundation din ng bundok yun. So, in as much as they serve as a foundation, parehas sila. Pero ang tanong, parehas ba sila ng paa? Hindi. Bakit? Kasi ang paa ko naglalakad, ang paa ng bundok, hindi naman naglalakad. Okay? Ang paa ng bundok, hindi naman siya naglalakad. Nakatayo lang siya. Parehas kaming tumatayo, pero hindi kami parehas na naglalakad. So we are partly the same, but partly not the same. Ang paa ko at ang paa ng bundok ay partly the same, pero partly not the same pa rin. Another thing, sumayaw, magbibigay na lang ako ng another thing. Umiyak ang langit nang ako ay umiyak. Umiyak ba ang langit? Umiiyak dahil sa pagtulo ng tubig na unang ulan. Umiiyak ba ako sa papaanong paraan? Umiiyak ako sa pamamagitan ng tumutulo ang aking luha at tumutulo ang tubig. Pares ba kaming umiiyak? Yes, pares kaming umiiyak. Pares ba kami ng paraan ng pag-iyak ng langit? Ang sagot, hindi. So, ganun yun, class. So, they are just analogous terms. So, with that, we will just cut this lecture video kasi pupunta naman tayo mamaya sa isa pang topic natin, which is the properties of terms and the kinds of terms according to extension. Medyo mas mahaba-haba kasi yung topic at saka kailangan mas may paliwanag ko sa inyo ng maayos. Kaya gagawa ko ng another lecture video for that. So again, class, goodbye, God bless, and keep safe.